Magandang araw, kapamilya. Ang ating recipe ngayon ay scabeche and tilapia. Simple at napakadaling lutuin at tsak magugustuhan ng inyong pamilya. Halina't samahan niyo ko sa aking pagluluto. At ito yung mga sangkap. Meron tayong hiniwang sibuyas, bawang, kamatis, at sal, mantika, dalawang pirasong itlog, black salted beans, at saka tilapia. Una, atin munang lilinisan yung ating tilapia, yung sa akin po nalinis na. Atin na ngayon itong pipituhin sa magkabilang pisngi hanggang sa mag-golden brown ito. At make sure po, lalagyan nyo po ng asin na sa gayon magkaroon po lang lasa yung ating pritong tilapia. Sa ating lutuan, tayo po ay maglalagay ng mantika sa katamtamang atuloy lamang po upang prituin natin yung ating tilapia hanggang sa mag-golden brown ito. Ang ating recipe ngayon ay napakasimple at tsak magugustuhan ng iyong pamilya at tsak mapapa-extra rice ka sa sarap nito. Atin ngayon ipipituhin sa magkabilang pisngi hanggang sa mag-golden brown po yung ating tilapia at maya-maya tayo na po ay magluluto ng scabeche tilapia. Luto na yung ating tilapia. Pwede na natin itong haluin. Nang sa gayon, makaproceed na tayo at magluluto na tayo ng scabeche tilapia. Sa ating lutuan, tayo po ay maglalagay ng kaunting mantika sa katamtamang apoy lamang po upang ating igigisa yung ating mga ingredients. Una yung ating sibuyas. Sunod ay ang ating bawang. Ating magang igigisa hanggang sa lumabas po yung aroma ng ating mga ingredients na igigisa or iginisa. At kung sa tingin nyo na golden brown na yung ating sibuyas at bawang, pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Atin muna itong ipigisa hanggang sa maabsorb ng kamatis yung aroma ng sibuyas at saka bawang. At maya-maya tayo po ay mag-a-add ng kalahating mangkok na tubig
dahil ito yung gagamitin natin pang sabaw sa ating escabecheng tilapia. At ngayon, pwede na tayo mag-add ng kalahating mangkok na tubig dahil ito yung ating gagamitin pang sabaw sa ating escabecheng tilapia. Atin mo na itong papakuluin hanggang sa maluto yung ating kamatis. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, maaari lamang pindutin ang like, subscribe, hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong gagawin. At kung sa tingin nyo lutong-luto na yung ating kamatis, pwede na natin i-add yung ating pritong tilapia. Atin muna itong papakuluan sa loob ng 2 minuto. Nang sa ganyan po, magkaroon talaga ng lasa yung ating pritong tilapia sa pagpapakulo nito sa ating mga ingredients. And after 2 minutes na pagpapakulo nito, pwede na natin ilagay yung ating black salted beans. Make sure po yung ating black salted beans po na hugasan po kasi maalat po talaga yung sabaw nito. At para tam-tama lang po yung alat ng ating sabaw. At pwede na natin i-add yung ating atsal. Pwede nyo rin tikman yung sabaw sa gayon malaman nyo kung kulang ba ang lasa nito at pwede kayo mag-add ng asin. Ako po nag-add po ako ng asin kasi naugasan ko po yung black salted beans kaya hindi po yung malat yung sabaw. At nag-add po talaga ako ng asin dito para masarap yung lasa ng ating escabecheng tilapia. At pwede na natin ilagay yung ating 2 pirasong binating itlog. At nang sa gayon maluto na yung ating escabeche tilapia at yung makakain na tayo. Atin itong papakuluhan sa loob ng 2 minuto at maya-maya ito'y maluluto na at atin ang ihahapag sa ating pagkainan at nang tayo ay makakain na.
For more tips sa lutong kusina ni Ricky, just visit my YouTube channel, Ricky Sambili. And after 2 minutes na pagpapakulo nito, lutong-luto na yung ating scabechong tilapia at atin na itong lahapag sa ating pagkainan at nang tayo ay makakain na. Tara, kain tayo! Isa naman pong tips yung aking naibagi sa inyo at naway nakapulutan nyo ng aral sa lutong kusina. Thank you for watching.